Hello mga kalondon! Madalas ka bang nare-reject sa mga pinag-a-applyan mong online loan application? Recently kasi sa mga ina-applyan natin, madalas akong nare-reject. Pero dito sa online loan application, nare-reviewin natin ngayong araw is na-approve ako. Kung magkano ay yan ang ating aalamin. Madalas tayong nadidismaya sa mga online loan application na ating ina-applyan, lalo na kapag kailangan talaga natin ng pera ngayong araw or kailangan talaga nating mangutang. Tapos, bigla after nating mag-apply, after nating magbigay ng ating personal information is mare-reject lang din pala tayo. At totoo ang inyong narinig dahil legit na na-approvean tayo dito sa online loan application na ito. Pero syempre kung bago ka lang sa channel na ito, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Napakaganda nga nang pinapakita nito sa kanilang ads dahil 98.7% daw ang chance na ma-approve ka sa loan. Kaya naman, di ba sabi ko sa inyo is na-approve nga ako dito sa Ola na ito. At same day din ng pag-apply ko is nalaman ko na agad na-approve ako sa loan. And napakabilis lang ng proseso ng pag-apply dito. At pwede kang mag-loan basta ikaw ay 18 years old and above at isang Filipino citizen. At ang isa pang good news ay pwede kang mag-loan down ng up to 28,000 pesos. At ang online loan application na tinutukoy ko ay ang White Magic. Na magic nga kaya ang ating application kaya tayo agad ay na-approve. Pero wag na wag nyo muna syempre i-download ang application na ito. Hayaan nyo muna ipakita ko sa inyo at panoorin itong video na ito hanggang dulo para at least kung hindi ito legit at hindi totoo ang pinapakita nila sa kanilang ads ay hindi na masayang ang oras mo. Dito sa ating review ay tuturuan ko rin kayo syempre ng step-by-step procedures kung paano ba mag-loan at kung magkano na lang bang makukuha natin dun sa amount na niloan natin. Naku, alam ko excited na kayo dahil alam nyo na na-approve ako dito sa loan na ito. So, tingnan natin kung magkano ba yung ibinigay sa aking credit limit at kung buo ko ba itong nakuha. So, dito nga sa kanyang app, makikita nakalagay dito na this is the most trustworthy lending app. And ang maximum loan amount is up to 28,000 pesos at pwede daw nating bayaran niyan ng mula 120 days up to 240 days. Isa na kaya itong online loan application sa nag-o-offer ng mahabang loan term? I-loan now na agad natin yan. At syempre, para tayo ay makapag-register, makapag-login, is kailangan nating ilagay ang ating active phone number para sila ay makapag-send ng verification code. At after nga nating makapag-register dyan is, syempre dito na agad tayo sa ating mga sasagutan dito sa pag-apply. So dito is kailangan nating sagutan yung apat na step. At ang isa nga dyan ay ang pag-upload na natin ng ID. At ang mga ID na pwede dito ay ang mga sumusunod. Pwede ang UMID, pwede rin ang GSIS, SSS, PRC, passport, PhilHealth, driver's license, pag-ibig, voter's ID. At syempre, national ID. So, pwede rin yung ating PhilSys ID. And dito naman is, after nun, ay ilalagay naman natin yung picture or magpipicture tayo yung harapan ng ating ID na isinubmit. And then, syempre, ilalagay natin yung ID number. Kasama din dyan yung first name, yung middle name, optional lang, at yung last name. At kasama din dito, syempre, yung iyong birthday. At dito na agad tayo sa next step. At dito naman is ang atin namang personal information. Syempre, hindi mawawala yung tungkol sa ating personal information. Kasama dyan ang personal email. Lagi nating tatandaan na ibibigay nating email is active at nakaka-receive ng mga messages. And then, kasama din yung education background natin. Kung ano ba yung natapos natin. Kasama din yung residence address, employment type, ito na yung sa, kasama sa personal information niya yung ating work information. So, dito is yung employment type, monthly salary, kasama din yung, syempre, company name, kung saan tayo nagtatrabaho. At dito nga pala is kailangan mo rin ibigay yung
FB name mo o yung Facebook account mo. At kagaya nga na sinabi ko sa inyo, napakabilis lang ng process ng application dito or yung mga sasagutan natin is konti lang dahil third step na agad tayo at dito na nga tayo sa contact reference or yung emergency contact na tinatawag natin. So dito sa ulan na ito is kailangan mo lang magbigay ng apat na contact reference. Unlike sa ibang nare-review natin, may mga iba na 5 contact reference ang kailangan mong ibigay. At dito, ang kagandahan pa sa ulan na ito is pipili ka lang, pipindot ka lang dun sa contacts mo sa phonebook mo at automatic malalagay na sila. Pero syempre, lagi ko ipinapaalala sa inyo na kapag ka balak ninyong mag-loan, siguraduhin nyo lang na ilimit sa 3 hanggang 5 contacts ang nasa phonebook ng inyong cellphone para at least kung mag-message man yung mga agent ng Ola, ay hindi lahat masendan yung nasa phonebook ninyo. At karagdagan pa syempre, dapat alam nung contact reference mo na ginamit mo siya as contact reference sa iyong pagluloan para kung may tumawag man sa kanya, hindi siya magulat na may tatawag sa kanya. Kasi nga, pag hindi tayo na-contact ng mga agent ng Ola na yan, ang susunod nilang tatawagan at kukulitin ay ang nilagay mong mga contact reference. At after nga yan, is dito na tayo sa last step. Ito na yung withdrawal information kung saan ba natin makukuha or marireceive yung amount na niloan natin. So dito pwede ang GCash, pwede rin ang Maya GrabPay, at pwedeng-pwede rin dito ang bank transfer. And meron din dito ang pagpipilian na cash pickup sa RD Pawn Shop at M. Luwilier. And after 1 minute is malalaman mo na agad kung approve ka or hindi dito sa Ola na ito. So totoo naman yung sinabi nila sa ads nila na mabilis talaga yung approvals. Kasi dito is na-approve nga ako at magkano ang na-approve sa akin? Na-approve po ako ng 2,000 pesos para sa first time user. So ang tanong na lang natin ngayon is kung buo bang nakuha yung 2,000 pesos. So dito na nga tayo sa loan details ng ating in-applyang loan. At eto tayo sa loan details, nakalagay dito na 7 days lang is babayaran mo na yung niloan mo. At hindi totoo yung kanilang nilagay sa ads na 120 daw up to 240 days. Fake news po yun dahil 7 days pa lang kailangan mo nang babayaran yung niloan mo. At hindi mo ding buong makukuha yung niloan mo. Kagaya ko, binigyan ako ng credit limit na 2,000. Magkano na lang ang aking marireceive? Ang marireceive ko na lang po is 1,180 pesos. San kaya napunta yung 880 pesos na napakalaki, di ba? So, or 820 pesos rather. Kung saan ba napunta yung 820 pesos na naikartas nila dito sa niloan ko? So, dito nga is meron silang service fee na 400 pesos at management fee na 340 pesos. At bukod pa nga dyan is meron pa tayong babayarang transfer fee na 80 pesos. Kaya ang total ng mababawas dun sa 2,000 na niloan natin is 820 pesos. Grabe! Napakalaki nung makakaltas dun sa niloan natin. Kaya kung kailangan mo ng 2,000 ngayong araw, naku, kahit ma-approve ka ay hindi mo makukuha ng buo yung 2,000 pesos. At ang pagbabayad is before or 7 days pa lang, kailangan bayaran mo na ng buo yung 2,000 pesos na niloan mo. So, kagaya ng sinabi ko kanina, manood muna ng video, huwag muna mag-download ng application. Kasi, oo, na-approve ako dito sa Ola na ito, pero napakalaki ng mga nabawas na mga fee. Kaya dun sa 2,000 is 1,180 pesos na lang ang aking makukuha. Pero, syempre, sa ating mga review, hindi ko kayo hinihikayat na mag-loan. Ang purpose lang ng aking review is makatulungan kayong makahanap kahit papano ng legit na online loan application na makatutulong sa oras ng pangangailangan. At base dun sa loan details, kayo pa rin ang magdidesisyon kung itutuloy nyo pa ba o hindi na ang paglo-loan dito sa Ola na ito. At dito na nga natatapos ang review natin ngayong araw.
Hanggang sa muli mga kalondon! Bye-bye!